So, hello mga guys. Bali, ang tutorial naman natin ngayon is kung paano mag-change sa IBI ng modem natin, CTE-MF286RA na naka-open WRT firmware. So, yung una natin tutorial is for globe firmware na CTE-MF286RA. So, ito naman para sa open WRT. So, ito guys, wala na tayong application na gagamitin natin. Bali, via dashboard lang tayo makapag-change IMEI nito. So, gagawin nyo guys, make sure na nakakonect kayo sa Wi-Fi or LAN connection ng modem natin. So, pwede naman to sa cellphone. So, same procedure lang din guys. So, ito siya guys. Ang gawin na natin dito guys is mag-login lang tayo sa dashboard ng modem natin. So, kung walang password yung admin ng modem ninyo, click nyo na yung login para makapag-login. So, sa akin kasi, niligyan ko ng password. Input ko lang yung password, guys. Root 123. Login. Then, dito, guys, punta lang tayo sa may menu ng modem. And then, punta tayo sa may SMS message. Then, after nyo makapunta sa may SMS message menu, punta lang kayo sa may 80 commands. Then, dito tayo mag-change IMEI, guys. So, ito pala yung code natin ng pang-change IMEI, guys. Then, ito yung code pang-check ng IMEI, kung anong IMEI ng modem nyo na nakalagay. Then, ito yung code para makapag-change IMEI sa OpenWRT. Halos same lang din naman yung pag-change IMEI ng modem natin. May pinagkaiba lang konti sa codes. Check nyo lang yung unang video ko ng change IMEI for globe firmware na CTE-MF286RA. Then, ang gagawin nyo lang guys is, bago kayo makapag-change IMEI, so ang gagawin nyo lang muna is, lagi kayong pipili dito sa may user 80 commands dito. Lagi kayong pipili dyan guys. Then, ang unang gagawin is, lagi nyo i-click tong unang commands na to. Then, dapat merong lalabas na text sa may command to send. So, kapag may lumabas na ganito guys, 80 plus ESQ, backspace nyo lang guys. Lagi kayong magaganyan. Kasi kapag dito lang kayo lagi nagtatype, hindi siya gagana. Then, ang gawin nyo lang, click nyo lang lagi itong unang code sa command to send. Then, burahin nyo. After nyo siya mabura, saka kayo mag copy. Then, ang gagawin ko lang muna guys ngayon is, i-check ko lang kung ano yung IMEI ng nakalagay sa modem ko. So, change IMEI, check IMEI code, check muna natin yung IMEI na nakalagay. Right click, copy. Then, paste ko lang dito. Then, click natin yung send command. So, ito yung IMEI na nakalagay sa modem ko ngayon. So, ito pala guys, yung IMEI na gusto kong ilagay sa modem ko. So, example ko lang guys yung IMEI na yan. So, kayong bahala sa IMEI na ilalagay nyo. Ang ano kasi ngayon is for Rocket SIM or PLDT SIM. So, ito kasing IMEI na kadefault sa modem ko is yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi SIM. So, kung gusto nyong gumana yung Rocket SIM or PLDT Home SIM, maglalagay na lang din ako ng mga IMEI list sa description ng video para pwede nyong gamitin sa SIM card at promo na gusto nyong ilagay na sa modem natin na CTE-MF286RA Open WRT firmware. So, example ko lang tong IMEI na to guys. Then, ito yung IMEI na default na nakalagay sa modem ko. So, papalitan natin siya ng IMEI dito. So, palitan nyo lang tong IMEI na to guys na nang gusto nyong IMEI na ilagay. Then, yan. Na-check na natin yung IMEI guys. Next na gagawin natin is mag-change IMEI na tayo. Gawin nyo lang ulit. Select nyo lang ulit lagi yung unang command. Then, delete nyo yung nakalagay. Then, i-copy natin yung unang code. Para makapag-change IMEI tayo, need natin na i-open yung production mode. So, i-copy ko lang. Then, paste ko lang dito. Then, press ko yung send command. Then, normal na walang lalabas sa reply. So, okay lang yan guys. Then, kapag walang lumabas sa reply, okay lang yun. Select lang natin ulit yung unang 80 commands. Then, delete lang natin ulit. Then, next naman natin, yung second command, IMEI delete. Right click, copy. Then, right click, paste. Then, click natin yung send command. Then, no reply, okay lang. Next ulit, select lang natin yung unang code.
Then, yan. Then, delete nyo lang ulit. Burahin nyo. Backspace. Then, yung third code pang change IMEI ng modem natin. Right click. Copy. Then, paste. Then, click natin yung send command. Then, next ulit. Select natin yung unang command sa taas. Delete. Then, close na natin yung production mode kasi nakapag-change sa IMEI na tayo. Port code, copy, then paste, then send command, no reply, okay lang. Then, next naman natin, select lang natin ulit yung unang command, then delete. Then, next code, modem reset, copy, system reset lang yan guys. Then, paste, then send command. Then, next naman natin, last code, command para mag-reboot yung modem natin. Copy, then, yan, buburahin ko lang ulit, last command, paste, then send command. Then, kapag ka, pagka pindot nyo ng send command sa last command guys, normal to, kasi magre-reboot bigla yung modem ninyo. So, okay lang yan, check lang natin guys, kung rebooting yung modem ko. So, yan, nag-reboot nga siya. So, wait lang natin, guys. Mag-reboot ulit yung modem. A few minutes later. So, ayun, guys. Nag-reboot na yung modem natin. E-press ko lang ulit itong IP address. Then, enter. Then, login lang ulit tayo dito, guys. Then, wait lang natin mag-login. Then punta lang ulit tayo sa may ano, sa may modem menu, then SMS message, then 80 commands. So ngayon, i-check natin kung nakapag-change IMEI yung modem natin using yung gusto kong IMEI na ilagay. Then ito, check IMEI code. So gawin natin, click lang ulit tayo ng isang commands dito, then delete ko lang ulit. Then kaka-copy ko yung check IMEI command. Copy. Copy. Then paste ko lang dito sa may command to send. Paste. Then click natin yung send command. So yun guys, napalitan na yung IMEI ng modem natin. Same na siya sa IMEI na gusto kong ilagay. So yun lang guys, ang tutorial lang pang change IMEI ng CTE-MF286RA OpenWRT firmware. So maraming salamat guys sa panonood.